Tingin ko, magkiking ko yan kami. Ganun, nagkiking ko yan niya ako. Ikiking ko din siya, kaya ganun lang. Sigurado may mga baon to sa akin. Or may mga anggulo na itong nakadala-dala. Isabuhay, nung nalaman ko yung lineup. Siyempre, mas lalo akong ginanahan. Hindi ko sasayangin yung pagkakataon. Minsan lang tayo mabigyan ng pagkakataon makasama sa Isabuhay. Kaya ang laging bigay, todo lang sa kadalaban. Sa tournament, siguro, talagang ano intense to. Salpuan to ng mga ano kasi. Halos lahat, uho sa battle. The same time, kailangan at magagaling ang mga kasali. Medyo seryoso na ako ngayon sa battle. Sabihin mayabang, pero iba na to ngayon. Sa buhay! Yeah, Pits! Ano mang kalabasan ng laban natin, alam ko magiging solido yan at ayun, magkaibigan pa rin naman tayo, manalo matalo, kaya ayun, good luck sa ating dalawa, galingan natin pareho. Good luck sa atin kapatid KRam, saludo ko sa lahat ng mga nagiging battle mo, pero sana, ganun din ako sa akin, sana maitawid natin na maayos to, para rap-rapa na. Flip Top Second Sight 9, 2022, dalawang taon na yung quarantine, nandito tayo ngayon sa Sagada, shoutout sa lahat ng tumanggap sa amin dito sa tour namin. Isabuhay 2021 ang laban ng parating. Flip Top Battle para sa parating natin laban. Shoutout pa rin palagi sa lahat ng kasama natin sa Zoom meeting. Shoutout sa lahat ng MC, syempre na bumubuo ng liga. Kaya talaga nagpapaanda rin ng liga. Kasama na rin mga lahat ng taos pusong suporta, live o online. Sana makabalik ulit tayo sa live. At syempre itong dalawang Isabuhay tournament na magkasabay. First time lang to, no? Sa kanan ko, galing pang Dasmariñas, Cavite, para sa inyo. Magingay tayo lahat para kay KRam. Oye, ako ay inabot sa korte. Sa sobrang paras, ubos ang lakas. Bukas mapapatusir ang porte. Tsak sasakit ang katawan. Matapos na malantakan ang inihain mong cake. Kahit di ko kaarawan, ako ay napaulala habang nakatulala. Tayong dalawa sa langit, ilibad na magkakapit. Sabay tayo, huwag ka mauuna ha. Ito na si Kaka na palabasan. Nakabuka ka mong kweba. O teka, where pang ededretsa sa iyong bunganga. Yon 3GS California, gusto ko lang i-promote yung damit ko. Chilliner Clothing, subscribe natin kayo sa channel ko, KRam Official, Dada Manila, No One Safe, Uncommon, kay Paps Rigor, Urban Caliwear, Team Pinsan, BINLA, BINLA, Lendel Aquino, OGL Nero, South Unite, at sa kuya ko, sa lahat ng mga kababayan ko sa Leyte, sa Atmon. Yeah! Yeah, shoutout sa Team Pinsan, pero fuck you sa'yo, Lip Kram. sa kaliwa, galing naman na GMA Cavite para sa inyo, magingay tayo lahat para kay MastaFeat. Sapit, salot, bakit? Alagain kaya wala nang lumalapit. Tingin sa lahat ng nakapaligid ay magagamit. Napakapangit ng ugalit, nakakangawit at malas talaga. Ang tigas naman ng mukha mo, di naman kita kaano-ano. Kung bibilangin kung magkano, waleche, wala na akong plano. Di ka maghanap ng trabaho, wala kang kwentang tao. Huwag mo nang hintayin na ikaw ay ipasulbo ko. Shoutout nga pala, Rap and Rap Clothing, 8 Bulls Clothing, Maximus Supremacy, Balwarte Printed, at sa lahat ng clothing line dyan sa San Jose, syempre sa clothing line ko, MC Clothing, MC Clothing Canada, kay Utol Chinks. Rap. Pack you rin sa'yo, Topper. Wala lang. Tapos, tawag. Sino na? Nanalo ng coin to si MastaFeat. Isabuhay 2021, limang hurado natin para sa event na to. Unang banat, pinili si KRam. Pakinggan natin, Second Sight 9. Yeah. Inasam ko sa akin pamimingwit na isiman yung mahuli ko. O baka sabihin ambisyoso tong tinalo ni Yuni ko. Wala naman siguro masama mamingwit, baka barakuda pa mahuli ko. Kaso matanda yung kumagat sa pain ay yung si Manong nahuli ko ng lahatan game. Siya daw ang nawawalang anak ni Enigma. Mukha kang batang patapon. Kapal mo, gago, eh mas matanda ka pa doon ng 14 na taon. At ang binabala ko ngayon, eh mambanat mambaon ng isang tatang na nalipasa ng mahabang panahon. Dala lang ng galit kay Abadon, kaya siya nagkaganon. Nawala na kasi yung bahay, kaya gusto na lang magpaampon. Kasi bad trip sa'yo si Kapitan. Puruhan daw kita. Yumabang nag-iba mula nung viewers niya sa Bigo ay umabot ng 5, tangina. Umabot ng 5. Mula nung viewers niya sa Bigo ay umabot ng 5. Pero may clothing line na rin to si Ungas.
mula nung viewers sa Bigo ay umabot ng 5. Shit! Mula nung viewers sa Bigo ay umabot ng 5. Kala mo nag-chok ako? Gago chok tawag doon, gago. Putang ina, viewers sa Bigo ay umabot ng 5. Alas na mo! Go KRam! Na nung viewers sa Bigo ay umabot ng 5. Pero napanood ko yung music video mo na High School Life. Doon sa video, nakapolo pa tong gago, papansin. Estudyante ka ba doon? Mukha kang magsusundo ng pamangkin. At speaking of High School Life, speaking of High School Life, di ba naikwento mo sa akin yung mga kalokohan nyo ni Inrile kapag piin nyo? Naniyayabangan mo si Rizal kasi maglalabas ka ng ipi mo. Ang yabang ng putang inang to, porque siya palang may alaga no na T-Rex. Yun yung service niya pa uwi, tas dumadaan siya ng T-Plex. So ano, tanda mo na? Oo, tanda mo na! Addict ka pa! Kasi one time sa reunion nila, may nagsabi sa kanya ng, "Uy, Tonyo! Bumabata ka ata ngayon." Si Gago na open, sabay sabi ng, "Tong ina mo, pre, din ako nagaganon." Puta! Kasi addict ka! Ang makapag-session sa harap na electric pump, pinapractice niya. Pagpalumpalo, sobrang bilis. Nakakapag-tongue twist pa, kaso bilang na oras mo kasi nasa watchlist ka. Kasi sobrang grabe ka magsyabu. Talagang di na nauwi. Paalam sa asawa, mag-golf, palumpalo dun sa puti. Naubos na yung gamit, kakasangla. Ang natira na lang, 2 upuan. Kaya deserve mo maging master. Showman kasi walang tulugan na. Kaya bugbog sa akin tong pito. Kahit ikay tumodo dito. Itutupi ko to sa pito at siguradong tutupi to. Unang ba na ang MastaFeat pakinggan natin? Ang galing. Pero baliwala rin yung mga ginawa mo. Lalo na lahat ng nanonood dito kilala ko. Di ako nagsasabu, mali ka ng info. Tsaka nag-chok ka, talo ka na. Palay ang viewers mo ng viewers mo lima. Dahil nag-chok ka, umabot na ng 1,000, tanga ka. Tsaka putang mga banat, talaga namang predict na naman. Kundi maliit, matanda, maliit. Gusto mo ng true this, liit. Then, patay gutom sa battle, patay gutom sa attention. Ngayong nakuha mo na ang aking attention, pwes, mamamatay ka na naman ngayon. Ha? Salamat, Sir Arik, yung mga nakakalabang ko, palakas ng paungas. Kaya naman yung mga comments sa akin, puta, paangas din ang paangas. Kasi binabasa ko lahat. Kasi natutuwa ako. At ngayong natuto na ako, mamaya, trito na ako. Kasi alam nyo ba kung gaano ako kalakas? Ha? Kung gaano ako kalakas? Nung huling ahaw na ko lang naman di bumoto kay Batas. Pamat tayo na mga hurado. Ganun ako kalakas. Kaya mamaya, Sir Arik, hatid mo ako sa labas. Pero di naman ako natatakot kay Batas. Baka kung ano pa nga magawa ko. Paano kung pagtakbo ko mabangga ko? Papagamot mo ba ako? Baka yung sasakyan pa pagawa mo. Kaya ngayong Isabuhay na. Kaya ngayong Isabuhay na wala na akong balak magpatawa. Gusto mo, pustahan tayo, 3 tawa, talo na. Ano? Pag gumawa ka, automatic, talo ka na. Kasi kanina ka pa, nakakarabi ka, nakikina ka. Pinuri ka ni Looney, naniwala ka naman. Alam, naibas ka niya sa channel niya, di ba? Ang bobo mo naman. Na-featured ka lang sa break it down, tuwal-tuwa ka na noon. Pag ako na ulo, nire-review ko mga review noon. Gusto mo sample? Wag na, baka di rin naman manotis ni Idol. Kaya, bubugbugin na lang kita ngayon para mapatunayan kung nagkamali siya noon. Kasi alam ko naman lang yung mga itutugon. Kung deedad, malamang yung hamo ko kay Abaddon. Malamang yung height, malamang yung last fight. Wala na bang iba? Gasgas na ang gulong, hindi tumalabat, panlima ka na. Pero pinapangako kung talagang ang labang to iba, kasi ikaw lang yata yung matatalong di masaya. Kasi mukha kang galit palagi. Tingnan doon. Yung uso mo parang suksukan ng lagari. Kung si Damsa yung manok na di na mahal lang may-ari, panis naman sa'yo si Gagat Labe na nakalaban ng hari. At oo, ang haba ng uso mo mukha kang kuhol. Ay hindi, parang gilong ng ilipanting putol. Pwede rin pamputol ng tubol.
Ikaw yata yung tinutukoy ni Damsa na asshole. Oo, yung labang ko kay Temyong, natalo ko din ako nabigla. Kasi bukod sa barado yung ilong ko noon, yung ngipin ko bagong gawa. Yung kay Sinay, literal nakawang gawa. Di ko masabing luto, pero ayon kay Jonas, parang gano'n na nga. Ha? Sangin na to? Tsaka, grabe ka naman, men. Ayun na yung pinagandaan mo, tas nang ba-mindset ka pa kanina. Napakahina mo talaga. Sinabi ko na yun kay Arik nung tinatanong niya pa lang ako. Sabi ko sa kanya, napakahina ng kalabang ko. Kasi tignan nyo naman, forma pa lang para ng si Chu Pablo Escobar. Diba? Delikado yung ganyang pormahan sa Qatar. Alam mo yung Qatar? Qatar ang taduwang matalo mo ko, par. Kaya, talo ka na. Nag-choke ka kasi. Kahit di ka mag-choke, talo ka pa rin, pre. Diba? Nag-choke ako pero di halata. Yun sa'yo kasi malala. Palo banat kay Ram, pakinggan natin. Tang inang banat yan. Mahina. Sinadya akong mag-choke kanina, tawag doon partida. Eto na ba yung MastaFeat? Yung handang mandamay ng asawa pati magulang na yumao. Pero malambot kaya tinulugan ka doon sa unang ginawa mo. Kasi di ba dinamay mo yung patay na nanay ni Numerus? Tang inang to, feeling G. Pero pinaglaruan lang ni Kuya Temyong na parang PSP. Yung delivery, palpak, galawang JNT. Kung mag-setup, may madadamay, Pidey at PNP. Maiba. Nung laban niya kay Sina, yung sabi niya, pero di ka binigwelas. Akala niya patay na ko, yung pala'y sinigwelas. So, hindi ka namatay kasi sinigwelas ka, ganun. Pinagsasabi mo, leche ka. Yun ang perpektong halimbawa ng memorem lang, pwede na. Yun ang perpektong halimbawa ng memorem lang, pwede na. Sabay labas ng music video gamit cellphone. Nakakaawa ka naman, Masta. Di mo na sana pinilit, walang yaka. Wala din naman kwenta yung kanta, music picture na lang sana. Kasi puro ka lang ingay, pabibon at pakwela. Nagkaluga pa nga si Sinain kasi tumpito, sakit sa tenga. Tapos sabi niya kay Damsa, para kang manok na nakawid sa sabungan. Ang bobo mo naman. Sabi ko, para kang manok na nakawid sa bungan. Wordplay! Grabe ka, Bumarstay. Kitang-kita yung difference, ang lala. Ikaw lang yung kilala kong MC yung kaya mag-reference ng wala sa bong. Saktan ka dyan, kanina ka pa eh. Kaya ayan, tignan nyo. Feeling tuloy veterano, wakala na may ambag siya. Tinawag yung sarili na batikan mula nung magkaan-an siya, kadiri ang puta. Pero may clothing line na to si Tonyo. Pero yung damit, puta, manipis pa sa tissue. Nakatatak mukha niya, tapos sa likod, we will miss you. Nakalagay lang sa plastic labo kasi ang bobo magtupi. Pag bumili ka ng isang damit, may kasamang lobo na puti. At speaking of damit, di ba dapat gagawan ka ng damit ni Abaddon kasi masyado ka ng rare? Pero may tampo ka sa kanya kasi sabi mo masyado siyang unfair kasi di ba di ka nilabanan? Bukod sa di ka magaling, ikaw yung ininja ni Abaddon pero ikaw yung walang dating. Pero seryoso, nung debut battle mo, di ba dinamay mo si Kuya Smug? Oo, si Kuya Brian. Di mo pwede kumpara sarili mo doon, gago, matagal na yun, may napatunayan. Ikaw? Kupal! Sa una matapang, banu na mayabang. Kaya ginawang ka ng kanta ni Kuya Smug, di ba? Yung hakuna matatang. At last, alam mo ba kung ano ka rhyme ng hakuna matatang par? Alam mo na, sa isa buhay, ikaw ang una matatanggal. Palamang banat, MastaFeat, pakinggan natin. Ang giga. Yung damitan ko, tinitira pa ni bakla. Tsaka mo na ako yabangan pag yung damit mo may nagwagayway na sa ibang bansa. Ha? Tsaka wala daw kunit yung nag-weed sa sabungan. Inulit-ulit mo na nga, hindi mo pa rin naintindihan, di ba? Para kang nag-weed sa sabungan. Nagbobong yung mga tanga, tas nag-weed, di mo ba rin naintindihan? Ano? Kay Abaddon! Kay Numerus! Sinabi ko na kanina, di ba? Alam ko na mga sasabihin mo. Nandadamay ng nanay, asawa. Huwag ka mag-alala, dadamay ko rin tatay mo. Round one. Yeah. Mr. Trapo na piling magaling.
Dikit ding ding, tarpulin, ayun, talo pa rin. Anak ng putang desperadong sa akin ay walang pag-asa. Mamasuhin ko ang nicho ng minamahal mong papa. Sasabuhayan ko ng tayo ng sagrado niyang lunsod. At ang putang inang abo ay ikakalat sa lunsod. Babasagin ko ang lapida gamit ang kamao habang binabanggit ang mga katagang tangina mo. At para swabe, at para swabe, tangina, kailangan ay nandun kayo. Kakainin yung lahat ng bulaklak na dala nyo. Paalam sa pagod mong papa. Sayang din niya na sila yung naging bakla ka. Pinapangako kong sa ramda to magtatanda ka. Pwedeng umaray total, ayaw mong tumawa. Di ba gusto mo yung seryoso? Pasalamat ko ng wrong doon ay nagpapatawa pa ako. Sa mga interesadong malaman kung sino ba ako, huwag na sa lagad gantong laro dahil isusumpa ninyo ko. Alam ng mga idol mo ang kaya kong gawin. At ang dugo mong pambadeng wala kong balak amuyin. Hindi na para maglahat dito ng mga narating. Kapag sinabing MastaFeat, alam mo nang may gagawin. Yeah. Mahusay ka kay Ram, dito ka. Mahusay ka kay Ram, alam mo yung sad. Ikaw ay DDR2, ako ay DDR5. Oo, mahusay ka kay Ram, alam mo yung sad. Puburahin lang kita kasi technician to Brad. Ganun lang umagulo. Hindi yung para, hindi yung para kang si Doraemon dahil ang dami ng mga pinagbububunot mo. Galawang high school pero mukha namang outsider. Tapos magagalit pag sinabi ang squatter. Hindi ko naman nilalahat. Pero pangako bulag taagad ang unang sasapak. Yeah, sarap battle o, lahat kayo pwedeng magsisabat. Pero kung sa totoong buhay, please lang wag na mga kap. Kasi kung babalik ang araw ng pagtatarantado, walang letra bagkus di sabog ang ibabato. Malabo kang maging ako, maging ikaw kayong lahat. Dumidilim ang ulat sa tuwing ako'y nagsusulat. At halos lahat ng anggulo mo nasabi na sa akin lahat. At real talk, halos lahat ng nagsabi nun ay umuwing mangyak-ngyak. Gusto mo ng wordplay na wak? Ikaw ang tagahanga ko at ikaw yung pandak. Kasi tagahanga, kwak-kwak, pandak. Diba? Wordplay na wak. Ganon, ganon na ganon ka, Chong. Ha? Tsaka, sipin mo kasi. Kasi tingnan nyo ito. Kasi tingnan nyo ito. Disipulo ni Jonas, ni Mabat, ni Lipgram. Mga kaibigan na pinagbabasag ko yung tenga sa... Mga kaibigan na pinagbabasag ko mga eardrum. So, paano mo ko tatalunin? Papalakasin mo lang ng konti mga binanat nila sa akin? Pwes hindi ka papala rin. Ha? Oo, oh, magaling ka pero magkaiba tayo ng galing. Ikaw yung tipong madaling alamin ang mga susunod na gagawin habang ako'y palaisipan pa rin kung paano mo titimbangin. Sa madaling sabi, marami akong kaya na di mo kayang gawin. Kaya kong magpatawa, magpaiyak, magbalalim at magpanganga. On the spot, mabilis nga numabagal ay ramdam mong tanga ka. Eh ikaw, sino ka ba? Isang rapper naman, iba? Okay lang magmaasim lalo na't alam mong hilaw ka pa. Ha? Tsaka, di tayo magkalibel. Kulang na kulang ka pa. Ha? Kulang ka pa sa bigas. Kahit magdidikit ka pa kay Tomas. Ha? At kakadikit mo kay Tomas, mukha na kayong magbilas. Ha? Talong-talo ka na, boy. Bonus na lang yung mga naririnig mo pa. Pero mamaya sa round 3, asahan mo, talo ka na. Time. Walang father. Limpanat kay Rambayga natin. Ang ina. Ang damay pa ng magulang. Yun ang kanyang tugon. Huwag mong idama yung tatay ko, gago, inaanak mo yun! Ang lupet ng mga banat, puta, nakamulti! Tignan nyo naman yung pormahan, mukhang gwardyang kakatapos na mag-duty. Ano, Brad? Ano, buddy? Musta ka? Ayos ka lang? Rounder game! Yeah. Tinalo niya si Righteous One kasi inasar mo na lumpo. Ano naman ang ulo mo, pulbo? Bago yun, ah. Napuruhan yung wheelchair ni Righteous One sa mga linya mong tas-tas na. Naputasan niya yung wheelchair kasi anggulong gas-gas na. Kaya ano wakala mo? Gera na to? Mema ka, bro! Mas mahaba pa nga yung setup mo kesa sayo! Tignan nyo naman kasi yung height. Mukha kang ribultong hip-hop. Ikaw ang dahilan kung bakit bumaba tong flip-top. Nag-adjust na yung logo para sayo, mahiyatan pa. Kasi pag kinukuha na ka daw ni Kuya Kebs, laging pahirapan. Pero proud sa'yo, pamilya mo. Pati buong barangay. Ikaw lagi, bukang bibig. Pero alam mo, kung hanggang sa kanila pinagmamalaki, Tonyo. Shit. Ay, alam ko na. Hanggang leeg. Kaya kung ako sa'yo, wag ka nang umasa, Brad. Kahit anong pilit mong sagad, kabiguan tatambad. Dahil habang buhay ka ng tatang, pero hindi ka nalalaki, gago. Pero maiba ako. Pito,
kumustahin naman natin yung kinikita mo sa Bigo. Alam ba ng misis mo na may kinikita ka sa Bigo? Kita mo na? Talagang mabilis lang kumita to. Quickie, kasi 3 oras mo lang kinita yung kinikita mo. Iba ka talaga, Mangkanor, ang pogi mo. Kaya ayan, tignan mo. Kakabigo mo, di ka na nakapag-ahit ng bigote. Ang kapalagi ng ganto, kala mo bingot eh. Kala mo bingot eh. At kaya daw to nagpabigote para suwabe kapag kumain ng mani. Ulol, gago, alam namin may tinatakpan ka na tahi, gago. Tsaka tinan nyo, pag narinig nyo yung boses, tangina, parang pusang malat. Parang pusang malat. Nakita ko to, uminom ng gatas, yung bigote naging uban lahat. At last, may gusto lang ako sabihin bago tong kupal sumurender. Na napansin ko lahat ng bumabate, laging nasa huli yung ender. Nga, nasa huli nga yung ender. Pero salamat sa mga compliment, ha. Lahat ng sinabi mo sa akin, compliment. Konti na lang, totoo na. Oh, may edad talaga ako, pero halatang nag-iilusyong ka. Ha? Okay, round 3 na. Anong pakiramdam ng pinalo ko ng pinalo ko sa bahay, Katay Brother? Yeah. Ano rin pakiramdam na sinabi niyang kanilang Zeta at ni Luni na desperadong rapper? Yeah, panoorin nyo, ni-review. Ito kayo. Hirap kasi sa'yo, Tol, kinain ka masyado ng pagbabattle. Paalala ko lang ulit sa'yo, yung huling tumalo sa'yo dito, tawag sa akin, Master. Oh, real talk. Yeah, kasi copycat ni Pela ni Mab, ni Jonas at ni Lipgram. Tangina. Mga kaibigan, na sarap battle, pinagbabasag ko mga eardrum. Sinabi ko na kanina, pinaalala ko lang ulit. Para masakit, ganun ako kaulit. Ha? Tangina mo, pre, talong-talo ka na. Pumapalag ka pa. Ha? Kung ako mukhang manikim, ikaw nakamukhang nakabahag tanga. Nawawala yung rod ko, pero babalik to mamaya. Hayaan ko muna yung kaba mo mawala. Ha? Surprise na lang ulit para hindi ka masyadong mangawa. Kasi wala namang kwenta yung mga pinaggagagawa. Kahit wala na akong sabihin dito, talo ka na. Lahat ng round mo, katumbas lang ng round 1 ko, gago ka ba? Tumatawa sila para hindi ka masyadong maawa sa sarili mo. Gago. Alam mo ba yung tsansa mo? Bilang lang sa mga daliri mo. Freestyle palang binibitaw ko, katumbas lang ng mga tinodo mo. Alam mo naman na wala akong modo sa battle na to, bro. Diba? Yung mga una kong laban, di mo ba napansin? Di mo ba napansin yung mga nauna kong laban? Sa kagustuhan kong magpatawa, puta, tumatawa pati mga kalaban. Na, kasi para sa akin, di pa yun ang mga totoong laban. Parang nagpa-practice pa lang ako nun, sabihin mang mayabang. Ha? Yeah, bakit pre? Ano pang papatunayan mo sa akin? Ha? Naka-4-0 ka nung nakaraan. Iyayabang mo sa amin? Ha? Kaya ano, anong pakiramdam, bro? Yung inaasa mo na 5-0 na uwi sa TKO. Parang sinasaksak ba yung puso mo? Gusto mo? Masahihin ko yung nguso mo? Ha? Wala na pre, talo ka na. Last round ko na to, di na kita para pahirapan pa. Itatawid ko na lang para kahit papano yung iba, magamit ko pa sa iba. At unang bite lang natin. Mapalad ka dahil unang bite lang na matatapakan ko ay ikaw pa. Ya, yeah, poison, pagpagam mo na lang yung likod niya, pagtapak ng aking mga paa. Time. Time, flip top, magigay para sa lahat ngayon. KRam vs. MastaFeat, second sight na yun dito pa rin sa Sagada. Shout, magigay tayo isa pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 5-0. Advancing sa tournament, magigay tayo lahat para kay MastaFeat. Shoutouts, KRam. Solid man. Guys, batiin ko lang. Masters Connection, Havoc, Maharlika Crazy Family, Manila Music Team, Puyat Brothers and Sisters, sa lahat ng tropang Bigo AE Pwersa, Prime Utol Adi, Bumpanot, kay All-Star ni Ma'am Minji, at sa Southside Flebas, maraming salamat guys. Solid pa rin si KRam. Talagang guru, ganado lang ako ngayon. Thank you very much. Love you. Hindi ko pa rin naiintindihan yung linya niya, pero feeling ko nanalo siya, kaya si MastaFeat binoto ko. Binoto si Figa, pero solid din talaga si Kira, kaso nga lang yun. Nawala yung mga momentum niya tapos ayun. Nakakit ang 6 inches eh. Yeah, choke din. Pero yun, malakas talaga si Kira. Malakas mo, kuya. Salamat, pre. Salamat. So yun, tito. Yo, Fruz. Ako lang yung nag-iisang bumoto kay MastaFeat na hindi nagalinlangan. Kasi, ganito, kahit nag-freestyle lang si MastaFeat sa round 3 niya, yung choke naman ni KRam sa round 1, may mga dead air yung kay MastaFeat kahit freestyle lang. Diri-diritso. Kaya binoto ko si MastaFeat.
Yun, shout out si MastaFeat. Left Eye Blind Blind Rhyme, binoto ko si MastaFeat kasi ayun nga sa round 1 nag-joke si KRam nang medyo matagal-tagal din tsaka malaking factor na kagad yun. Pero nung naibalik niya, malakas sana yun eh. Talagang may laban talaga yung round 1 ni KRam ron. Tapos yung 3, ayun, kay KRam. Tapos yung round 2 ko, binigay ko kay MastaFeat. Kaya MastaFeat. Yeah, gandang laban. Solid yung joke sila pareho pero mas lamang si MastaFeat sa clowning eh. Tsaka medyo nag-stumble siya pero nasasalo niya agad eh. Si KRam kasi medyo pansin agad yung pag-stumble niya. Pero yun, solid na laban pa rin. Pero MastaFeat ang boto ko. Nahirapan ako hugutin yung nakalimutan kong linya kung ano pa yung pinaka para sa akin kabisado ko. Siguro aral na rin sa akin to. Pero may clothing line na rin to si Ungas. Mula nung viewers sa Bigo ay umabot ng 5. Shit! Mula nung viewers sa Bigo ay umabot ng 5. Kala mo nag-choke ako? Gago choke tawag doon, gago. Butang ina. Viewers sa Bigo ay umabot ng 5. Mas lumakas yung kumpiyansa ko nung nag-choke siya nung round 1. Parang feeling ko ay kabado sa akin to. Ayan, ginawa kong advantage yun para salakayin siya ng salakayin. Nirat-rat ko na siya. Kahit nagpe-freestyle din ako, lahat ng round ko may puro freestyle din. Ang galing, ang galing. Pero baliwala rin yung mga ginawa mo. Lalo-lalo na lahat ng nanonood dito, kilala ko. Di ako nagsasabumalik ka ng info. Tsaka nag-choke ka, talo ka na. Panay ang viewers mo ng look, viewers mo 5, viewers mo 5. Dahil nag-choke ka, umabot na ng 1,000, tanga ka. Pero hindi ako nagpalat ang kabado ako, kaya siguro nakalamang ako dun. May ginagawa ko ngayon na mixtape. At marami ako ilalabas na kanta. Maglalabas din ako ng clothing line, yung chillinner ko na clothing line. At mga music video na ilalabas under Motos Production, Team Pinsan at marami pang iba. Sana supportahan nyo pa rin ako. At sana hayaan nyo ako makabawi sa mga susunod ko na laban. Follow nyo pa rin ako sa Bigo at Master Pito. Siyempre makisuyo na rin kay Sisa ng Gracias Pinoy sa YouTube, Master Pito TV. At siyempre Maharlika TV, subscribe kayo sa mga channel na yan. Sa mga nanonood at ang mga tunay na sumusuporta, maraming salamat sa inyo. At sa mga nagsasabing manalo matalo, na andyan pa rin. Maraming kilala nyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang kayamanan ko, mga naniniwala sa akin. Ayun lang. Patuloy natin i-share ang FlipTop. Lagi tayong mag-iingat. Suportahan ang bawat MC. Suportahan ang lahat ng merch. Siyempre akin na MC Clothing, Rap and Herb Clothing. Lagi tayong mag-iingat. Mabuhay kayo. God bless.